dito kasi, syempre malungkot bilang preso. Dahil sa mga Bible study, karoon kami ng mas higit na pag-asa na hindi pa huli para sa amin ang lahat. Na makapagbagong buhay at maitama yung mga pagkakamaling nagawa namin noon sa laya. Unang-unang challenges na kinaharap namin dito kasi nung pandemic, bawal pa yung dalaw na pumasok. So ngayon, yung family namin, hindi namin nakikita, halos hindi namin nakakausap. Tapos yung iba, wala ring dalaw. Pero mabait talaga si God kasi marami siyang taong ginagawang instrumento para mabigyan kami ng mga bigas, yung mga pangkain po namin araw-araw. Dito kasi, syempre malungkot bilang preso. Dahil sa mga Bible study, karoon kami ng mas higit na pag-asa na hindi pa huli para sa amin ang lahat. Na makapagbagong buhay at maitama yung mga pagkakamaling nagawa namin noon sa laya. Masarap sa pakiramdam na nakilala mo yung Panginoon. Yung mga dati kong hindi ginagawa sa laya, kagaya ng pag may problema ako sa buhay ko, iiyak ako. Pero ngayon, nung kapag may problema ako, buklatin ko lang yung Bible, magbasa ako. Tapos parang halos tama lahat. Basta masarap sa pakiramdam na nagkaroon ka ng relasyon kay God.